guys, this is Benji Palaruan Jr., isang kaibigan nyo na nagbibideo ngayon ng about one of my reactions sa one of our issue dito sa ating social media. And one thing na natatawa lang ako is in the middle of pandemic ay kaso na ipagpalit ng Ninoy Aquino International Airport. So, yun yung nasikasong yung batas niyang para palitan. Well, actually, honestly sa akin, nung panahon pa ni McCoy talaga or ni Marcos, talagang Manila International Airport siya. And mostly, kilala rin ng mga kamag-anak ko sa abroad na Manila International Airport talaga ang tawag niya sa dati. Because of 1986 EDSA Revolution, which is sinasabi nilang fake revolution for the oligarchs, sabi daw nila sa social media, ay pinalitan to ng Ninoy Aquino International Airport. Sa tingin nyo ba na pwede nang, is timely ba na papalitan natin yung pangalan niyan because of in the middle of the pandemic? For me, ha, my reaction, guys, parang sa panahon ngayon, may marami pang dapat unahin na batas na dapat i-approve at isaayos. Kasi nga, kagaya ng mga frontliners natin, yung health system natin, yung paano tagunin ang isang pandemya sa isang bansa, dapat yung unahin ng ating mga mambabatas. I'm not against with the government or the DOH. I'm not against with gobyerno, but I'm not against with any politician. Dapat yun ang unahin eh. Because sila yung frontliners natin sa atin, ating hinaharap na pandemya. For me, sa reaction ko dun sa batas yan, gusto kong palitan. Huwag lang ngayon i-prioritize. Kasi nga, we're in the middle of pandemic. At tumataas pa yung infected, di ba? Yun yung akin. Ako, gusto palitan. Dahil totoo lang, but i-honor natin si Ninoy Aquino, which is sabi daw, hero siya. But I think, hindi ko makitang hero siya, honestly. Na ano lang siya, nagbatikos lang siya kay Marcos. But in the resolve, yung kanyang Aquino administration, wala akong nakitang pagbabago. For only social programs na ang ginawa niya. Wala yung tiyatawag na changes like yung mga gumawa ba sila ng road or skwelahan ba or LRT ba? Yan. Kasi si Marcos maraming nagawa in the history of here in the Philippines. Kung galit kay Marcos, sasabihin nyo, huwag nyo gamitin yung LRT, yung 13-month paid, the university system, the roads na ginagamit na yung dati niya kay Marcos. Wala pa ako narinig kay Aquino or kay sa anak. Only ang nakikita ko lang yung mga yung kapalpakan nila sa pag-handle ng sa 44 in mga problems sa mga corruptions like the DAP, which is very frustrating, diba, sa ating bansa. For me, dapat unahin mo na yung batas dun sa COVID sa ating mga frontliners. Yung batas na yan, about ipapanukan yung pag-change, agree ako dyan. Kasi mas maganda ang Pilipinas ang minamarket ng airport natin. Hindi ama ng isang previous president since wala naman siyang, honestly, wala siyang naambag sa Pilipinas. Walang naambag, honestly. And although magaling siyang statesman and he have views, but wala siyang naambag sa akin. For me, ha. Dahil, siyempre ako, binabasa ko eh. I'm very curious with our history and inaalam ko yung ano ba talaga? Ano ba yung nangyari doon? Hindi na ako yung nagtatanong din ako sa mga matatanda o
or sa nakakatandasan, maganda ba yung panahon ni ganito, ano yung panahon ni ganito, and then I have to read the history books talaga na ano ba yung nagawa ng isang particular leader ng isang bansa. So, yun lang guys, basta wala na naman ang gustong gawin ni Sir ni Paolo Duterte as o yung dalawang congressman isusuruin ko ng batas. And gusto ko rin palitan niya. Dahil kasi pandaigdigang ano, pambansang panday, sabi daw dito sa ano, pasahin ko na, nahirapan ako eh. Parang pang-twister din, sabi nga nila eh. Yun yung ano, parang pandaigdig ng Pilipinas. Yun yung papalitan. Medyo tang twister siya sa akin. Ako na, ako nga natatang twister ako. Pero pa rin no, no, sabihin yung ano, pandaigdigang paliparan ng Pilipinas. So medyo tang twister siya. Ang hirap ibigkas or ano, kahit ako Pilipino na ako, nahihirapan pa ako mag-discuss na magsabi ng ganong kalayong na pagsasalita ng ating lingwahe. So, yun lang guys. Alam ko pag-aaralan pa to ng ating mga congressman at siyempre magkakaroon na yan ng isa pang grupo or joint committee na pag-aaralan nila yung ganong batas. But for me, palitan na sa akin, palitan natin yung pangalan niya. Kasi we honor the Philippines, not somebody na sabi na nag-waste ng buhay para sa demokrasya ng Pilipinas. For me, it's your opinion. So, wala to. This is my opinion and my reaction. Wala namang, huwag sana mag-ayos sa aking reaction. Dahil wala naman akong pinatatama each side of the government and against the government or somebody else or any political group. Yan lang po. So, kung gusto niyo talaga, if you want to discuss this with my video or you want to comment below, I encourage you to comment below guys kung dapat ba ang palitan ng pangalan na Ninoy Aquino International Airport, na papalitan na ba siya or hindi. So, guys, so before I end this video, please subscribe to my channel. Click the bell button so para may update kayo sa aking mga reaction and even real estate, business, and other videos. Okay guys, so thank you very much and see you to the next reaction. Okay, bye guys! Thank you so much for watching. See you again on my next video.